So ayun na nga, magandang hapon mga boss. At nagbabalik po ulit tayo ng Antro Mechanic. So today's vlog, magka-canvas po tayo ng Honda ADV150. Nandito po tayo ngayon sa Motor Central, Tungkong Mangga po. Ito po yung kanilang branch. Ang kanila pong address, Lot 40, Lot 6, Tungkong Mangga, San Jose Del Monte, Bulacan. Ayan. So nasa highway lang po sila, madali lang po silang makita. So magka-canvas po tayo ng ADV150 at alamin po natin yung mga specs, features, pati po yung price na meron sila dito. So marami po silang stock mga boss para sa mga naghahanap ng Honda ADV. Pwedeng-pwede po kayo pumunta dito. Ayan. So huwag na po natin patagalin mga boss. At pasok na po tayo sa loob. Pero bago tayo pumasok mga boss, kung hindi ka pa po naka-subscribe sa akin at ngayon ka pa lang po nakapanood na ito, please subscribe to my channel at kalambangin mo na rin po yung kampana dyan sa ilalim para updated ka po lagi kapag mag-upload tayo ng mga video. So tara mga boss, pasok na tayo sa loob at nandun na po ang kanilang Honda ADV150. Let's go! So yan mga boss, dito mayroon na agad sila ditong ADV150, isang white, tapos isang brown metallic po. Ayan. Pero ito po yung i-review natin, yun nandito para medyo maluwag-luwag po tayo. So ito po yung Honda ADV150 mga boss. Bago natin simulan yung vlog natin, meron po siyang tatlong kulay. So ang color variant po nito ni ADV150 ay winning red, white, pati po yung brown metallic. So ang meron po sila dito, itong brown metallic at saka po yung white, nandun po. So wala silang red dito. Yan. So bago natin simulan mga boss, alamin muna natin yung specs ni ADV150. So siya po ay 4 stroke liquid cooled. So okay na po yung cooling system niya. Pwedeng pwede sa pang long ride. Yan. Hindi basta-basta mag-iinit ang ating engine. Kaya goods na goods po ang liquid cooled para sa isang scooter. Tapos SOHC mga boss. At displacement po meron siya 150cc. Then bore in stroke meron siyang 57.3 by 57.9 mm. Yan. Then meron siyang maximum horsepower of 10.7 kilowatts. At 8,500 RPM. At meron naman siyang maximum torque of 13.8 Nm at 6,500 RPM. Fuel system po mga boss, syempre FI, fuel injection po. Kaya expect na natin na sobrang tipid talaga nito sa gasolina. Yan. So marami na po talagang bumibili nito. Tapos ito mga boss, ang ganda ng kulay nila dito, yung brown metallic na yan. Kita nyo naman, di ba? So check muna natin yung appearance niya. Para ito mga boss. Yan, windscreen meron siya. Tapos headlight niya mga boss, LED na po. Yan. May ADV po siya dito. Tapos ang kanyang mga signal light, LED na rin. Diba? Mas malakas po at mas matipid sa battery. Ang ganda po nung headlight ni ADV, no? Dual headlight po, pares LED. Yung busina po niya nasa ilalim, ayun. Tapos, naka-telescopic fork. Then, matte black po yung kanyang front fender. Yan. Yung gulong po niya, check po natin yung size. 110/80x14 po. Yan, 110/80x14 size ng kanyang gulong sa harapan. Tapos yung gulong niya mga boss, pang off-road. You know? Kaya pwedeng pwede siya. City drive or adventure bike. So kaya nga po siya ADV. So ibig sabihin is adventure. So yun yung kanyang harap. Then
Check natin yung kanyang panel gauge. Yan mga boss. Panel gauge na ADB is digital na po. Yan. Tapos yung kanyang mga switch, check natin. Sa left side, meron siyang low beam, high beam. Tapos, busina. So, yung busina niya nasa gitna. Ito po. Tapos, signal light nandyan. Sa right side naman po niya, yan, meron siyang idling stop system. So, ibig sabihin po, pwede natin siya magamit sa stoplight. Yan. Nakakatulong po yan para makatipid sa gasolina ang ating motor. Then, meron siyang hazard, kaya maganda na rin po. Hindi na tayo magpapalagay. So, makakatipid na tayo. Then, yung kanyang push start nandito po. Sa hand grip po niya, ayan, check, ano natin, hawakan natin. So, okay naman mga boss, malambot naman. Tapos, may bar end na rin siya. Pwede nyo lagyan yung, palitan yung bar end nito ng mga gold. Bagay na bagay dito. Tapos, handlebar po niya, ayan. So, pwede nyo rin yan i-modified. Pero, okay naman na po yung kulay niya. Silver. Then, mga side mirror po niya, ayan. Malaki po, kitang-kita po natin yung nasa likuran. Ayan. Mas gusto ko yung mga malalaking side mirror. Ayan, mga boss. Lever, mga boss, stock. Yung kulay black pa rin. Kanya mga brake lever. Ayan yung side mirror niya. Tapos, ang kanyang braking system sa harap, ABS na po. Anti-lock braking system na. Diba? Ayan mga boss, oh. Ayan yung kanyang caliper. So, ang ganda po ng kulay na to mga boss. Brown metallic. So, check naman natin yung sa likuran. Sa likuran niya, ito po yung taillight niya mga boss. LED na rin po yan mga boss ha. Taillight. May Honda rin po dyan na nakalagay. Tapos, ang kanyang mga signal light sa likuran, ganun pa rin, LED pa rin. Kaya, solid talaga to. Then, may reflector dyan, syempre, for safety pa rin, para lagi tayong makikita na sa likuran. Tapos, ang kanyang fender, ayan. Maganda yung fender niya. Okay na okay yung pagka-plastic, mga boss. Tapos, yan, mapapansin naman natin yung shock. Ayan. Naka-showa. Shock sa likuran. Dual. May baso. May baso na siya mga boss, kaya di na tayo magpapalit. Diba? Pogi na agad. Tapos, muffler mga boss. Maganda rin. Sobrang stylish na ito. Ayan po. Black yung kanyang tip. Tapos, heat guard niya. So, ito na pala yung heat guard niya mga boss. Yan ay heat guard niya. May halong silver at may halong black. Tapos, check natin yung size ng kanyang gulong sa likuran. So, yung size ng gulong niya sa likuran mga boss, 130x70x13. Yan, hindi po makikita eh. Kasi madilim. Pero, yun po yung size niya. 130x70x13. Okay? Braking system sa likuran mga boss ay disc brake. Yan. Pero hindi po siya ABS ah. Harap lang ABS niya. Pero maganda pa rin kasi naka-disc brake na, 'di ba? Hindi na tayo magpapa-convert pa. Eh bakit nagpapa-convert pa sa disc brake? Kaya okay na rin po, maganda na rin. Tapos yung kanyang of course radiator cover, ayan. So madilim din, pero ayan kita naman. Tapos ayun, ngayon radiator niya at yung throttle body niya nandun sa loob. Tapos mga boss, okay din kasi meron na siyang tire hugger. So, okay na okay kasi hindi basta-basta madudumihan yung ating mga throttle body. Kasi nga,
pang-adventure to. Pwedeng-pwede sa mga putikan to, mga boss. Kita nyo na yung design ni ADB. Ang side niya yan, meron siya ditong silver na emblem sa side cover niya. Tapos yung kanyang putres. So, natutupi naman po siya, kaya okay na okay pa din siya. Ayan, meron siyang silver na ganyan. Tapos footbird po niya, ayan, malawak. So, pwede natin iunat yung paa natin. Pag nangawit tayo sa long ride, pwede. Pwede rin pa ganito. So, malaki yung paa ko, mga boss, ha? Pero ayan, kasyang-kasya siya. Ayan. Upuan naman niya, check natin. So, malambot naman yung upuan niya, mga boss. Tapos, malawak rin. Meron lang plastic, kaya di natin makita yung design niya. Pero, malambot naman siya. Okay. Next. Dito naman sa kabilang side, ganun pa rin naman makikita natin yan. Ayan. Ganun pa rin. Tapos, mga boss, wala na po siyang Kickstarter. Ayan. Push start lang to, mga boss. Ayan naman na uso ngayon sa mga 150cc. Push start na lang. Ayan, wala na tayong muna dyan. Kickstarter. Tapos, ang kanyang grab bar, okay naman din. Kulay black. So, maganda yung design, mga boss. Bagay na bagay sa motor. Then, check natin yung kanyang compartment. So, ito po yung compartment niya, mga boss. Kita niya naman, di ba? Napakalawak po. Marami po tayong mailalagay. Ang maganda pa dito, hindi basta-basta bumababa. Bumababa yung kanyang upuan. Kasi may spring na siya dito. Yan, may spring siya dyan. So, di ba? Hindi siya basta-basta sasarado. So, ayun, nandiyan yung mga ano niya, manual. Battery, nandito. So, di ko lang share kung ilang ano to. Ilang liters. Pero malawak po siya, mga boss, ha. Yung gas tank po niya nandito. Yan, nandiyan po yung gas tank niya. Tapos, sa ignition system po, wala na po siyang susi. Yan, keyless po. Yan, mga boss, keyless na ang ADB 150. Yan yung pindutan para sa fuel at para sa seat. Yan. Tapos, may secret po yan dito sa gilid. Pag nakalimutan natin, yung susi natin. Yung remote natin sa loob ng compartment. So, dito mga boss, may susi dyan, sikreto. Dyan po natin bubuksan. Then, ano pa bang mga features na ito? Ang kanyang bulsa, check natin. Ayun. Ayun mga boss, may bulsa po siya dito. Ipupush nyo lang siya para mabuksan. Tapos, ang maganda pa po dito mga boss, meron na siyang power outlet. Yan, 12 volt supply. Tapos, mga boss, maganda po yung ano niya. Maganda po yung bukasan niya, no? Ano siya? Automatic siyang automatic siyang sumasara. Ang ganda na ito, mga boss. Kaso medyo maliit lang yung ano niya, bulsa niya. Pero okay din naman kasi malaki naman yung kanyang compartment or yung U-box niya. Ayan po. Sasarado lang po natin. Ipupush lang po natin yan. So, ito po si ADB 150. Napaka-pogi po. So, mga boss, para sa iba pang information ni ADB 150, meron po siyang wheelbase na 1,324 mm para sa wheelbase niya.
Tapos mga boss, ang dry weight po nito ay 126 kilograms. Yan. Para naman po sa seat height, meron po siyang 795 mm. Yan. Tapos ground clearance po, meron po siyang 165 mm. At fuel tank capacity of 8 liters po. So marami na po tayong mailalagay. So mga boss, para po sa price ni ADB150, nagkakahalaga po siya ng 149,000 para sa cash. Pwede rin naman pong installment. Down payment po is 15,400 at 8,720 naman po siya for 2 years. Then 6,800 naman siya for 3 years. Ayan. So, sakayan po natin siya. Check natin yung taas niya. So, yun mga boss, nakasakay po ako sa ADB150. So, para po ako nakasakay sa Big Boy kasi parang laki po talaga niya. Tapos, yung aking paa mga boss. Ayan, hindi ko siya maabot. So, nakatingkayad ako, konti. Ayan, medyo mataas po siya. So, kayo na lang bahala kung paano discarte nyo. Kung gusto nyo i-lowered, pwede naman itong i-lowered. Marami namang paraan para mababaan si ADB150. So, ito po yung kanyang ano. Ito yung pakiramdam ko pag nakasakay ako dito. So, ayan mga boss, napakaluwag po. At yung paa ko po, yan. Maluwag. Aking paa. Hindi ako nahihirapan dito. So, yun mga boss. Ayan po lahat ng information ni ADB150. Ayan, marami silang stock dito mga boss. Kaya kung naghahanap po kayo, dito po yan sa Motor Central, Tungkong Mangga. So, mga boss, yung kanilang information, ayan, papakita na ako sa inyo. Yung information po nila, ilalagay ko po dyan sa description box ng video natin. Para po, just in case na gusto nyo po mag-avail ng unit, may matatanungan po kayo, ilalagay ko po dyan yung contact number nila, pati po yung Facebook nila. Paki-follow na lang din po. Check nyo po sa aking description box. Ayan. So, hanggang dito na lang po yung ating vlog mga boss. Maraming salamat po sa pagsama ulit. At sana nag-enjoy po kayo sa pinakita ko motor. Marami pa po dito mga boss. Kung may request po kayo, comment nyo lang po. Meron po silang Airblade. Tapos meron po silang mga Raider Carb. Nandun po Honda Click, Honda Beat at mga Barako. Ayan, may Barako po sila dito. Pati Raider FI mga boss, meron sila. Ayan. Punta lang po kayo dito, mag-inquire lang po kayo kung meron po kayong gusto niyan sa mga unit na yan. At dito na po tayo matatapos mga boss. Magpapaalam na tayo. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share and subscribe. Then huwag niyo po kalimutang i-click yung bell icon para updated po kayo lagi sa mga video natin. So shout out po dito sa Motor Central. Ayan. Pati po sa mga empleyado nila. Shout out din po. Maraming salamat po kasi pinayagan tayo mag-vlog. Yan, mababait po mga tao dito mga boss. Kaya recommended ko talaga tong branch nila dito mga boss. So mababait po. So ayun mga boss, salamat sa pagsama. Ride safe at ingat. Peace po.